Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. At welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Bukod po sa mga may sakit na lagi nating ipinagdadasal, at ngayong buwan ito, para sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na at mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio, atin din pong ipagdasal ng mahigpit, ng matindi ang mga kababayan nating apektado ng bagyo. Nagsimula kay Christine, sumunod ay, anong pangalan nung isa, nakalimutan ko, and then si Nika, at ngayon si Ophel naman. Talagang tayo ay binabagyo kung ano ba namang planong ito ng Diyos sa buhay natin. Bagay na ating ding pagdasalan, bagay na ating pagnilayan. At lalo't higit, malaki ang maitutulong ng ating dasal at siyempre yung ating kusang loob na pagtulong sa lahat ng mga naging biktima ng bagyo at ngayon ay patuloy na sinasalanta ng bagyong Ophel. Isama natin sila sa ating panalangin. Naway iligtas sila ng Panginoon sa anumang kapahamakan at patuloy na maging matatag ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa Diyos na siya namang nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong tanghaling ito, kasama din nung intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live at lalo na yung mga sumusubaybay sa ating mga overseas Filipino workers, tayo pong lahat ay magsama-sama, magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pagkakataon para tayo ay humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Lalo na when we took for granted yung kanyang biyaya na siyang nagdala sa atin upang tayo'y mabulid sa mas malalaki pang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin na tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawala sa iyo ng kaunting panahon sa Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahay laging Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. At sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang
palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinis siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa kultura nating mga Pilipino, napakalakas po yung tinatawag na utang na loob. At pag ifinlip mo ang utang na loob or pag tiningnan mo ang nasa likod ng utang na loob, palaging kasama niya yung tinatawag na pabor o paghingi ng pabor. Halimbawa, at ito'y napakalakas sa ating society, na baka siya ding dahilan kung bakit hirap na hirap tayong umusad bilang isang sambayanang naniniwala sa Diyos. Pagkatapos ng inyong anak, kahit hindi naman qualified, lalapit kay konsehal, lalapit kay mayor, mayor, konsehal, baka naman po pwedeng ang aking anak ay maipasok mo, kahit casual. Sinuportahan ka naman namin nung nakaraang eleksyon. That is favor. Kahit hindi siya qualified, na para bagang ang isang elected official ay may utang na loob para ibalik sa inyo ang pabor na inyong ginawa sa kanya. At diyan na nagsisimula ang malaking problema sa pamamahala. Ito namang isa na nagbigay ng pabor, takot namang hindi pagbigyan. At the expense of the government's money or people's money, dahil hala, mawawala ng boto sa susunod na eleksyon. And that is a cycle. At bahagi na ng psyche ng Pilipino yan. Even among private companies, nangyayari din naman yan. Kahit sa simbahan, o Father, tumulong kami sa inyo. Kaya kailangan sa okasyon namin, nandoon kayo. Kailangan pag namatay ang miyembro ng pamilya, magmisa kayo. May mga ganyan. Pag hindi napuntahan, galit at masama ang loob. Pabor. Kailan ba ito tama? Kailan ba ito mali? Hanggang kailan tayo dapat tumanaw ng utang na loob sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob? Number one, walang masamang tumanaw ng utang na loob. That is gratitude. And us, a Catholic, as a Christian, dapat talagang bahagi ng buhay natin ang pagtanaw ng utang na loob. Kailan ito nagiging mali? Kailan ito nagiging tama? Narinig natin sa unang pagbasa na humihingi ng pabor si San Pablo kay Philemon. Tanggapin mo na ito. Saint Paul was asking favor. Pero bakit angkop at tama ang kanyang paghingi ng pabor? Sapagkat ang kanyang hinihingi
ay hindi para sa kaluwagan ng kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti ng komunidad, ng mga unang Kristiyano. And that is when favor is okay. Paghihingi tayo ng pabor, huwag namang tingnan lang natin bilang mga Kristiyano yung ikabubuti ng ating sarili, ikabubuti ng ating ekonomiya, tingnan din natin ang malaking impact nito sa society. Pag hindi napagbigyan, galit. Pag hindi napagbigyan, lagot kayo sa eleksyon, wala na kayong boto, nawala ang 25 miyembro ng pamilya. Yan tayo. Kaya tayo hindi umuunlad. Ikalawa, pamantayan ng paghingi ng pabor. Huwag nating ipipressure ang hinihinga natin ng pabor. Anong sabi ni San Pablo? Ini-offer ko ito sa iyo ng malaya kung okay sa iyo at tatanggapin mo. Ang tawag dyan ay respeto. Pag gumawa tayo ng mabuti sa iba, huwag na nating antayin ang balik. At huwag nating samantalahin ang pagkakataon na meron tayong pangangailangan, bubulabugin natin sila at pag hindi tayo na pagbigyan, masama ang ating loob. That is very un-Christian. Ang tawag sa Batangas, binabaoy ang nagawang mabuti. Truth hurts. Masakit ito. At bahagi ng kultura natin ang ganyan, nang babaoy ng gawa nating mabuti sa iba. Ay wala ka namang pakisama. It's not only about pakisama. Hindi masamang makisama. Hindi masamang tumulong. But we also have to consider the larger majority na pwedeng maapektuhan ng pabor na hinihingi natin. It should not be personal. Yun lang ang sinasabi ni San Pablo. It should be for the advancement of society. It should be voluntarily. Kung hindi, at hindi kaya, huwag nating pilitin ang isang tao na nabigyan natin ng pabor dati. Kasi baka yun ang magdala sa kanyang pagkakasala. Ang daming ganyan sa pamahalaan. Naipit, nakulong, nagdusa nang hindi niya kasalanan, kundi kasalanan ang nasa taas niya. Dahil hindi makahindi at siyang nagpasok sa kanyang trabaho, o di kaya ay ninong ko yan, ninang ko yan. Kahit mali ang ginagawa, hindi makahindi, utang na loob. O dahil sa utang na loob. Kaya utang na loob din, huwag niyong ipagbili at sirain ang kanyang kinabukasan. Utang na loob din, huwag niyong ipahamak ang inyong kaluluwa. Kapag ka mali, kahit yan ay ginagawa ng marami, kailanman hindi yan magiging tama. At ang tama ay tama kahit pa walang gumagawa nito. Ang isang taong kayang i-appreciate ang katotohanan niyan ay yung handa na sa kaharian ng Diyos. Yung nasa kanyang puso ang katotohanan na hindi na nag-aantay ng mga senyales sa pagbabalik ng ating Panginoon para maghanda. That is what is our second reading is talking about. Kailan darating ang kaharian ng Panginoon? Nasa sa atin na. Kung nasa atin ang katotohanan at nasa puso natin ang paggawa ng mabuti para sa ikauunlad ng society. Pero hanggat tayo'y makasarili, hanggat ang iniisip natin ay ang ating sarili, kapakanan, at the expense of the larger majority,
malayo pa sa atin ang kaharian ng Diyos. Pag hindi natin kayang isakripisyo, ang mga bagay na meron sa atin, dahil gusto natin lagi kakabig, napakalayo pa sa atin ng kaharian ng Diyos. Hanggat ang gusto natin makaisa ng kapwa, hanggat ang gusto natin ay ang mga bagay na makasarili at hindi natin kayang magbigay para sa iba, napakalayo pa sa atin ng kaharian ng Diyos. Tatandaan natin na tayo ay pinaghahanda. At darating ang Panginoong Jesus na parang kidlat na hindi natin alam kung kailan. At sana'y huwag tayong mahuli na hindi tayo handa dahil ang puso natin ay hindi tinanggap ang alok na biyaya ng Panginoon para lumayo tayo or to get out from our selfishness. Ang mga taong makasarili, kailanman ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Ang tanging taong kayang magbigay para sa iba, ang kayang, ang posibleng makapasok sa kaharian ng Diyos. Truth hurts, but it is also liberating pag nilayan po natin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaregdag. Sa kadakilaang sa iyo'y likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pupugay sa iyong kadakilaan, dinalangin ang ng lahat.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation
bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating Dinner Concert for a Cause sa December 10 sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na tiket, mararanasan ninyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoyon Ting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-anim, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa mga store outlets sa loob ng Sarayn. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Huwag po nating kalimutang ipagdasal ang mga kapatid nating sinasalanta ng bagyo, lalo na po yung mga kababayan natin nasa norte. Cagayan, Tugigaraw, yan pong
nasa may Babuyan Islands at sa may Batanes na siyang dadaanan ng bagyo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Amen.